So welcome again sa ating YouTube channel. Sa araw na ito ay mag-i-spray po tayo ng first shots natin. So panood lang kayo mga boss kasi papakita ko kung ano ang mga chemicals na ginagamit ko dito. So ayan po, naka-plaster na mga gamit natin. At dito kami nagkukuha ng aming tubig. Ayan, fresh water po yan. So malinis na tubig ang dapat gamitin po na panghalo sa ating chemicals. Una kong ilalagay ang ating fungicide at ihalo ko yan 150 ml sa isang drum na tubig. At ang susunod kong ilalagay ang ating insecticide na may active ingredients na cypermethrin 180 ml sa isang drum na tubig. At ang susunod nating ihahalo ay ang ating insecticide na Hopper Specialist na may active ingredients na buprofezin 80 ml sa isang drum na tubig. At ang susunod ay ang isa pa nating insecticide na magaling din sa hoppers, 100 grams sa isang drum na tubig. Ang paggamit ng foliar fertilizer ay optional lamang, kaya sa ngayon ay hindi muna ako gagamit ng foliar fertilizer. Ito ang itsura ng ating mga bulaklak na isprayan sa ngayon. Yan, siya kahaba, 13 daffy po yan. So makikita po natin, medyo naninilaw kasi maraming mga hoppers sa area na ito. So yan po ang mga puno na i-sprayan po natin sa araw na ito. Yan po ay 13 daffy ang kanilang mga bulaklak. So ayan po, kung nakikita po natin, merong mga hoppers na nakadikit sa ating mga bulaklak, kaya kailangan talaga natin na mag-spray sa araw na ito. So bago tayo mag-spray, siguraduhin po natin na mayroon po tayong suot ng mga protective equipment sa ating katawan. Yan po ay parang maproteksyonan ang ating kalusugan na hindi po tayo makakalanghap ng amoy ng chemicals na binubuga ng ating ini-spray. So lahat-lahat ng mga dahon, mga sanga ay kailangan matamaan sa ating pag-i-spray dahil yan ang pinaka-importante sa ngayon ay ang ating first shots. So kahit mababa lang ang mga puno natin, kailangan pa rin natin ng dugtong sa ating mga handle ng ating mga sprayer. Yan ay upang malayo po tayo sa binubuga na chemicals na ating ini-spray. So pagkatapos nating isprayhan mamaya, babalikan ko yan at titingnan ang mga bulaklak kung mayroon pang nakadikit na mga hoppers. Ang mga hoppers kasi ang madalas na namiminsala sa ganitong stage ng ating mangga. So yan, kung nakikita po natin, may pailan-ilan na mga bunga. Yan po ang natira ng mga dating nag-i-spray po dito. So ibig sabihin, pwede po tayo mag-i-spray kapag na-failure ang unang pag-i-spray po natin. So paalala ko lang pala, ang lahat ng mga ginamit kong mga chemicals ay hindi po yun sponsor. Just for sharing lang po, para may idea naman kayo kung ano po ang ginagamit ko sa aking first shots. Pwede nyo namang sundin o gayahin kung ano po ang ginagamit kong mga insecticide at fungicide sa aking first shots. Pero kung may alam kayo na mas epektibo pa kaysa sa ginamit ko, yun na lang ang gagamitin ninyo. So ganyan lang po ang paraan ko sa pag-i-spray. So kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like naman, share sa mga kaibigan, kapatid, mga pinsan na mahilig sa farming. At paki-subscribe na din para maging updated ka sa susunod naming gagawin na mga video.
nakakatapos na tayo mga busing ng ating first shot. So titingnan natin. Wala. Zero. Zero na mga hoppers. Wala tayong nakikita ang hoppers. Ayan. So wala na. Wala na tayong nakikita na hoppers. Ito pa. Ayan. So yan ang iba na kukulay dilaw kasi paggagawa niya ng mga hoppers. Nakapakalakas ng hangin. Ayan, zero ang hoppers na. Wala. Eh, ibig sabihin, agad sila namatay sa ginawa natin. Ayan. So, magiging maganda ang mga kulay nito ng mga bulaklak natin sa sunod na mga araw. Okay? Diba? Tingnan natin ulit. Zero na ang hoppers.